Okay, close up natin. Ayan. Bali, 5 months po na Anong tawag dito, sir? Kuroko. Pag Pero elder. Yung iba, yung iba. Yung maliliit. Hello mga kalakad, panibagong araw, panibagong lakad na naman po tayo. At kung napansin nyo mga kalakad, yan o, pabo ang nag-welcome po sa atin. Pinagbuksan tayo ng dalawang pabo mga kalakad. Yan sila o, yan mga kalakad. At nandito tayo sa isang farm dito sa San Mateo Isabela mga kalakad. At ating titingnan yung alaga nilang ikat dito mga kalakad. At maganda daw yung technology nila. Halika mga kalakad, tignan natin. At eto na nga mga kalakad, nakikita na natin itong kanilang pan. Ang tawag po dito mga kalakad, nursery pan o yung rearing pan. Dito muna pansamantala inalagaan yung mga maliliit na igat bago pakawalan naman sa grow out pan mga kalakad. Yan, panoorin natin mga kalakad. Napakaganda ang kanilang water system mga kalakad. Ayan. Oh, hindi mo na sila makikita. Brown na brown na yung tubig na yan. Ang mga bintunan to nyo na ano? Na. Yung panlinis na parang vacuum. Ay, yung ito yung kumakain sa oras eh. Panlinis. So, eto na mga kalakad. Eto na yung tinatawag na elbers or glass eel mga kalakad. Hali eto mga kalakad, galing po ito sa BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mga kalakad. Dito sa Region 2 mga kalakad o sa Cagayan. So, eto mga kalakad, inalagaan nila sa nursery pan nila ng nasa 2 months. At bago nila ito, ibinigay ito dito sa mga growers mga kalakad. So, ang tawag naman rito sa concrete pan dito na pag-aalagaan, ito yung rearing pan mga kalakad. After 4 to 5 months naman mga kalakad, dito sa rearing pan na ito, pwede na itong ilipat sa grow out pan mga kalakad. Ito na yung sizes na kuroko size mga kalakad. At medyo malaki-laki na sila at pwede nang alagaan sa fish pan o kaya concrete pan din lang mga kalakad. Ayan. So napakarami mga kalakad o pag nakikita nyo. Naglagay din sila ng tubo na plastic dyan mga kalakad para meron silang masisilungan. Yan mga kalakad o. Prepare nila ito mga kalakad yung medyo dun sa darker portion ng tubig mga kalakad. Itong mga igat na ito na maliliit. Ayan. Napakarami mga kalakad. At alam nyo ba na kapag ka ikaw ay first timer, nasa 50 to 65% lang yung mga recovery rate mo mga kalakad. Ayan. Kaya mahirap din alagaan ito lalo na pag maliliit pa lang. Pero pagka na-reach mo na yung kuroko size, yung mortality rate mo medyo konti na lang mga kalakad dahil mas matatag na yung mga igat pag ganitong mga pagka medyo malalaki na sila mga kalakad. Pero pagka ganito pa lang, komplikado pa lang yung pag-aalaga rito. Medyo maselan pa lang sila mga kalakad. Kaya yung mortality rate mo nasa 50 to 65% lang. Halimbawa, sa isang kilo kasi na elbers o yung fingerlings kapag sa tilapia naman mga kalakad, fingerlings ang tawag. Pero pag sa igat, elbers mga kalakad. So, sa isang kilo, 5,000 pieces kasi yon eh. So, ipagpalagay mo na lang na 50% po yung namatay. So, 2,500 yung recovery mo, mga kalakad.
Pagka na-reach mo yung Coroco size, mga kalakad, 4 to 5 pwede mo lang ibenta yun. Malilate pa lang yung mga kalakad. Pero pwede mo lang ibenta ng 40 pesos. Opo. So, simple calculation. 40 pesos times 2,500. Medyo malaki-laki na rin, mga kalakad. Nasa 100,000 na ang gross sales mo doon, mga kalakad. So, yung sa isang kilo pa lang yun, paano kung nag-alaga ka ng 3 kilo, di tayo mystery din. Ang magiging gross sales mo sa 4 months ay 300,000 din, mga kalakad. At ang ano mo naman, pakain mo, minimal lang, mga kalakad, dahil maliliit lang yan eh. Ayan, maliliit pa lang sila. Twice a day ka lang magpakain, mga kalakad, sa umaga at sa hapon ka lang magpakain. Eto naman, mga kalakad, tignan natin. Ito yung ginagamit nilang panglinis. Napakaganda. Bali, kinabitan nila ito ng vacuum cleaner, mga kalakad. Improvised po ito. Pinagdugtong-dugtong na paintbrush, kung mapapansin nyo, mga kalakad. Oh. Maganda yung ginawa nila. Ayan yung panghagod nila dun sa loob ng concrete pan. Ito yung sinasalpak sa loob nyan. Dun sa mga paintbrush na yan, nilalagay sa loob. At saka itong tubo na yan, dinudugtong naman sa vacuum cleaner hose. So, napakalaga, mga kalakad, na maganda yung water system natin, yung setup ng water system. At saka kailangan, maganda rin yung mga panglinis natin, mga kalakad. At ito, mga kalakad, oh, kung mapapansin nyo, ay tuloy-tuloy lang yung tubig. Ayan, merong parang drainage. Ang tawag dyan, mga kalakad, ay flow through. Flow through yung tubig. Habang may pumapasok na tubig, meron namang natatapon, mga kalakad. Ayan, para mapanatili yung kalinisan ng tubig na nilalangoyan ng ating mga alagang igat, mga kalakad. So, ayan, flow through ang tawag dyan, mga kalakad. At saka yung natatapong tubig, mga kalakad, pwede natin gamitin yon pang magsisilbing irrigation. Kung meron tayong garden o kung meron tayong taniman ng palay, o pwedeng idiretso natin doon, mga kalakad. Gumawa lang tayo ng kanal para hindi naman masayang yung natatapong tubig. Kasi dire-diretso lang na may natatapon, mga kalakad. Ayan. O pwede nating ipandilig sa mga halamanan, gulayan, o kaya kung may pananim tayo na palay, mga kalakad. Ayan, mga kalakad, panoorin natin at habang sila ay naglilinis. Ganyan lang po kasimple paglinis, mga kalakad, sinasahod lang. Yung sa bed o yung floor bed ng pan. Eto naman, mga kalakad, dito nakapwesto yung filter motor at saka yung air pump. Eto o, sa bandang kanan, air pump po yan. Saka ito, filter motor, mga kalakad, sa bandang kaliwa. So eto, mga kalakad, napaka-importante, nakabitan po natin ng ganitong mga equipments. Dahil nga, para mapanatili natin yung kalinisan ng ating tubig, at saka magkaroon ng proper aeration ng ating mga alagang igat, mga kalakad. Dahil napakasayang po itong mga to, mga elbers, maliliit pa lang ito, mga kalakad. Pero pag na-reach mo na yung Coroco size na tinatawag, ayun, mga kalakad, mas matatag na po yung mga yon. At konti na lang po yung mortality rate noon, mga kalakad. Dito naman, mga kalakad, makikita natin yung setup ng vacuum cleaner. Ayan, mga kalakad. Ito yung improvised na vacuum cleaner, mga kalakad. Ayan po. Linagyan lang ng hose. At saka gumamit sila ng yung pinakita natin ng mga paintbrush kanina. Pinagdugtong-dugtong, mga kalakad. At iyan po yung pinapanlinis nila dyan sa loob ng pan, mga kalakad. At na siyempre, itong pan na ito, kinabitan din ng temperature gauge. Eto, mga kalakad, nakikita natin yung temperature gauge. Napaka-importante po ito para malaman natin kaagad kung gaano kainit at kalamig yung tubig, mga kalakad. So, ayan, mga kalakad, hanggang dito na lang muna tayo sa araw na ito. At sana nagustuhan nyo itong video content, mga kalakad. At kung gusto nyo rin matuto sa pag-aalaga ng igat at magkaroon ng ganitong setup ng paalagaan, mga kalakad, mag-comment lang sa ibaba para malaman namin, mga kalakad. At dahil tinanghali na tayo rito, mga kalakad, kakain muna tayo bago tayo umuwi.
sa may Kaldingan Timandalon, sa may Dagupan, mga kalakad. Ito yung nagsiserve ng isa sa pinakamasarap na putahe ng kambing, mga kalakad. Pinapaitan. So, ayun mga kalakad, kakain muna tayo. Tara na mga kalakad. Kitang-kita naman mga kalakad ang ebidensya mga kalakad, oh. Napakasarap talaga ng putahe nila at simot na simot ang ating pagkain mga kalakad. Ayan mga kalakad, pauwi na po tayo at talaga namang napakasarap talaga nang kumain dito sa Kaldingan Timandalon. Napakasarap yung papaitan nila at saka yung prahit atobo, mga kalakad. At talaga namang uulitin pa natin kumain rito, mga kalakad, pagka napadaan tayo rito.
At kung nagustuhan nyo mga kalakad itong video namin ngayong araw na ito, ay huwag natin kalimutang mag-subscribe, mag-share, mag-like, at mag-comment na rin mga kalakad. So hanggang dito na lang, maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.